pumirma sa isang memorandum of agreement ang magsasaka party list group at public attorney's office para sa pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka na nasasangkot sa usapin legal ukol sa kanilang lupa. Sinabi ni magsasaka party list representative Argel Kabatbat, napakaraming magsasaka ang nauubos ang kabuhayan dahil sa pakikipagtagisan nila sa korte para hindi makuha ang lupa na kanilang sinasaka. Banggit niya, maraming magsasaka na dahil sa wala ng matakbuhan ay lumalaban na sa gobyerno sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Kung mga tatlong dekada na po kayong nakatira dyan sa lupa ninyo, kayo ang nagsasaka dyan. Ang iba, ibinigay na nga sa inyo yung titulo ng gobyerno at masaya na kayo. Tapos isang araw, gigising kayo, wala na sa inyo yung lupa nyo, palalayasin na kayo. At dahil sa kagustuhan ninyong ipaglaban yung karapatan ninyo, pwedeng kayo'y makulong o kayo ay mapatay. Ang tanong ko po, anong gagawin nyo? Hindi ko ba maiisip nyo na talaga yung maraming bagay na hindi nyo akalain na maiisip ninyo? Yun ay ang umawak ng armas. Ibinahagi nito na base sa kanyang obserbasyon, ang pangunahing ugat ng pag-aaklas ng maraming magbubukid ay issue ukol sa pag-aari nilang lupa. Doon ko naintindihan, our problem of insurgency is essentially agrarian in nature. Kaya po tayo may problema sa rebellion, sa insurgency. Dahil po sa mga ganitong mga insidente, na talaga namang grabe yung injustice. Kaya hindi mo masisi talaga yung mga tao minsan kung bakit dito na lang sila sumasapit sa mga ganitong grupo. Si Francisco Atienza, isang magsasaka na tubong Oriental Mindoro, ang nagbahagi ng kanilang pakikipaglaban para sa kanilang lupa. Meron po kaming abogado sa katauhan po ni Attorney Kenneth na inirekomenda po ng dati ni Director Eugene, sa katauhan ni Director Eugene. Pero sa kadahilan ng kung nagkaroon ng pandemya, ay napilitan po siyang mag-withdraw. So ilang pong hearing na ang mga farmers ay walang humaharap ng abogado. So ngayon po, ang huling salita ng judge ay kapag wala pa rin kayong abogado, ay kayo i-default na at kayo'y talo na. So napakahirap po at napakasakit sa isang mga farmers na sabihan ng isang huwis na ganon na matatalo sa kadahilan ng walang abogado. Alam po ninyo, halos kalahating milyon na ang nauubos ng mga farmers sa pagbabayad sa abogado. Acceptance fee, pamasahin ng abogado galing dito sa Manila, papunta sa Oriental Mindoro. Sinasagot po ng mga farmers. Sa hirap po ng mga farmers, nagchichipin-chipin ng tigpa 500 pesos na makarating lang yung abogado. Pero, pagdating naman doon, ay sasabihin ng postpone ng hearing. Sa laki ng nagagastos po ng mga farmers, pakain sa kanilang lawyer, sa aming lawyer, ay bago uuwi ng luhaan ng mga farmers. Tiwala naman ang mambabatas na sa kanilang pakikipagkasundo sa PAW, mabibigyang pag-asa o arma sa mga magsasaka sa kanilang pakikidigma sa korte. Ako po naniniwala sa commitment na ibinigay sa atin ng Public Attorney's Office na kapag parang magkakaroon po ng refocusing of priorities from the Public Attorney's Office because of this memorandum of agreement. Kasi naipaliwanag nga po natin ngayon na may mga critical areas and critical cases na talagang dapat tutukan ng Public Attorney's Office. Eh ngayon po, hindi nga nila natutukan kasi from the very beginning, hindi naman sila naitap. So, ito po yung magiging, ito po yung narinig natin commitment from the Public Attorney's Office. Tayo po, naniniwala na malaking tulong po ang Public Attorney's Office para mabigyan po ng justice yung ating mga farmers. Tiniyak naman ni Deputy Chief of Public Attorney Silvestre Mosing na dahil sa kasunduan, iaalok nila ang kanilang puwersa para tulungan ang mga magsasaka. Kasi pag walang abogado at qualified naman sa PAW, yung indigent, meron din kasi kami indigency test na dapat tumapat ka doon sa indigency test namin. Pagka walang abogado,
at qualified, pwede na sa public attorney's office. At kahit doon na lang sa husgado, sasabihin niya, wala akong abogado at wala akong kakayang makakuha ng counsel, yung sariling abogado, private counsel, i-appoint yung PAU. John Escocio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.